Welcome to Long Art Show. Ako po si Long Lorono, I am Mindanaoan artist. At today, ipapakita ko po sa inyo for today's video sa ating YouTube channel. By the way, before anything else, gusto ko po sanang sabihin sa inyo na pakisupport yung aking channel. Don't forget to like and share my videos. Makakatulong po na malaki ito sa aking channel at syempre po sa paglikha ko continuously ng ating mga artworks. And eventually din, gagawa tayo ng mga tutorials kung magkakaroon ng time tayo, ng medyo mataas-taas na time. So, I hope i-follow nyo po ang aking channel. And now, back to my main topic sa ating video ngayon. Gusto ko lang pong i-share sa inyo yung aking ginagawa most of the day. So, ayan, papakita ko sa inyo yung aking mga paintings noon at yung ngayon na mga paintings ko and yung mga gagawin ko pa. So, don't forget, just hit like button and share this video. Okay? So, ayan. Ayan, guys. So, ito yung ginagawa ko ngayon. Ito yung part ng aking rack, balancing racks series. Kung makikita nyo, ito ay composed of balancing racks. Syempre, ginawa nating colorful para attractive. And then we combined it with huts or houses, small houses na nakapatong sa sanga ng ating kahoy. At ito pa yung isa. Ayan, ito yung dalawang kinatrabaho ko ngayon. At sa baba naman, ito yung gagawin ko pa. Inisketch ko to kahapon eh. Tapos, I'm excited to do this para maging part ng aking series. Ayan. So, papakita ko yung mga munting gamit ko. Ito yung brush na ginagamit ko. Medyo, mga mumurahing brushes lang to. Kasi wala akong budget ngayon eh. So, ito yung oil natin. Linseed oil to. Tapos, ito yung ating sisidlan. Lata lang to ng sardinas. Tapos, ito yung plastic lang to. Ito yung ginagamit natin na panghugas ng brush. Tapos ito yung oils natin. Oils yan, mga kuis. Oils, oil paints. Ayan, gamit natin Academy Gambache. Tapos itong Picasso. Ayan, itong iba, ibang brand nito, Holben. Ito yung Holben na oil paint. Ayan, so, ayan, papakita ko sa inyo yung nasa likod. Ito yung malaking mga canvas ko na sinet aside ko muna. Ito yung 3x4 feet na painting na ginagawa ko din kasama nito. Tapos, ito yung una na nagawa ko. Ayan. Ito yung painting na nagawa ko kasama ng mga ginagawa ko ngayon. Ayan. So, ang title nito is Midnight Glow. Ayan. Kung nakikita nyo, mga tol, mga madi, at kung ano pang tawag sa inyo, mga friends, ayan. Teka, ayusin natin ng konti. Explain ko muna kung bakit, kung ano yung composition nito. Ito yung
yung signature na subject ko, yung balancing rack, tapos may kahoy. Kasi hilig ako sa bonsai. Nahilig ako sa bonsai few years back nahilig ako sa bonsai. So ayan, kinumbine ko, nilagyan ko ng butas itong ano, isang bato na to, tapos nilagay ko yung branch ng kahoy natin, tapos nilagyan ko ng mga kubo-kubo dyan. Tapos kung mapapansin nyo, yung ating kubo may movement or naka-sway siya, parang naka-wave. Ang purpose ko dyan is gusto kong may movement yung ating mga bahay. So ginawa kong parang naka-wave siya. So ayan. At bakit ko ginawa ng mga bahay? Kasi fan talaga ako ng mga tree houses. Kung nanonood kayo ng gumagawa ng mga tree houses, bibilib kayo. Saka ito yung dati kong painting, realism to eh. Parang entry to sa group namin, parang monthly challenge namin ng Let's Paint group. Ito 'yon. Hindi nanalo 'yan. So, pero magandang practice pa rin. Ayan. Ito painting din to, malaki to. 4x4 feet to eh. Pero teka. So, susunod na lang siguro ko ipapakita to. Hindi pa tapos 'yan. Tapos ito, may mga painting din sa likod. Ayan. Yung portrait ko na 'yan. Acrylic 'yan, dati pa 'yan. Mga few years back po 'yan. Ito 'yung rotonda namin dito sa lugar namin. Tapos ano pa ba? Teka saglit. Ayan. Itong malaking to, ayan. Yung mga bato din 'yan. Maraming hats. Ayan. Fan ako sa balancing racks eh. Kaya ako pinili tong subject na to. Ayan, di pa yan tapos. Malaki yan. Papakita ko sa inyo yan pag malapit ng matapos at kung while while working on it. So ito yung kagaya niyan. Ito, entry din to sa Let's Paint Challenge namin. Di rin nanalo. Pero ayos na rin. Siyempre, maraming magagaling. Masaya yung challenge namin. It's a good exercise to paint this scenery. Ito, title ko nito is Tabas, meaning nagtatabas ng tubo. Yung dalawang character na to, is nasa loob ng light beam, yung ini-imagine ko yung light beam, tapos yung nagtatabas lang ng tubo. Kaya medyo kung mapapansin nyo itong mga parang lines na yan, parang part sa light beam yan. So ini-imagine ko na nasa loob sila ng light beam. So yan yung explanation yan. Tapos ito naman, matagal na din to. Ito yung azalea na subject ko. Mapapansin nyo, ito yung parang iba yung kulay. Ito yung style ko dati. Nilalagyan ko ng parang linya, tapos iniiba ko yung kulay. Tapos, ayan, ito. Early stage to ng aking balancing racks na subject. Kinumbine ko sa parang ginawa ko sa landscape, kinumbine ko na sa landscape. Kaya yan yung naging itsura, pero hindi masyadong satisfying. Pero it's a good practice pa rin. Ito naman, isang memorable na pyesa. Ito yung acrylic to eh. Way back 2018 pa pala to.
Ito yung entry ko sa Let's Paint namin. Let's Paint challenge namin. So ayan. Malilim. Ayan. Acrylic po 'yan sa sako ng arena. Okay, so wala pa akong canvas noon eh. So yung sako ng arena yung pininturahan ko. Tapos title ko nito The Last Golden-Tailed Mermaid, kung hindi ako nagkakamali. Ito yung parang ano, si Miss Carme Rotini yung model namin nito dito. Tapos na-imagine ko parang ang story nito is siya yung ano, last of her kind na golden-tailed mermaid na na-capture ng mga hunters. Tapos kung makikita nyo, naka-chain siya o nakakadena. Ayan. So ang gusto kong story nito is parang naubos yung lahi nila dahil hinahunting yung mga buntot nila, kasi siyempre gold eh, gawa sa gold. So ayun, yung story, backstory niya. So ito naman, papakita ko muna yung ibang painting ko. Ayan, pasensya na po sa aking mga gamit. Ayan, ito. Ito yung mga quick painting. Hindi naman masyadong quick, pero ano, maliliit na paintings. Ayan. Ito, composition ko lang to. Ito, may picture akong tinitingnan while nagkatrabaho. Ito naman, ito yung parang tinatawag namin U River sa lugar namin. Nasa Balyangao to. Kapitbahay na ano namin, lugar. So ayan, ito yung U River. Tapos ito naman ay part pa rin ng aking rock or balancing rock series. So ayan, medyo textured itong background niya, itong mga bahay, textured din itong rocks, medyo textured din ng konti. Ayan. Ang ganda, di ba? Maganda ba? Ano sa tingin nyo? Comment down below sa aking mga paintings. So, ayan. Yan lang po for now. And magkikita ulit tayo sa next video. Bye!